Hello guys, so ayun, madami pong nagtatanong sa akin doon sa isa kong video yung sa paggawa ng crust. So ang ginagamit ko pong harina ay first class po. Ito po ay yung malambot na klase ng harina. Meron pong tatlong klase yan ginagamit dito ng bakers natin dito sa Pilipinas. First class, third class, at saka yung all-purpose flour. So ang ginagamit ko po ay first class po. Bakit hindi third class yung ginagamit? No? Kasi matigas po yun pag ginawa niyong tinapay. Yung ginagamit nila sa paggawa ng ugoy, mga toasted, sortidos, ganyan. Gumagamit din po ako ng all-purpose flour. Mas maganda po yun. Kaso lang, medyo mahal. So masamahin na po natin yung ingredients. Lagyan niyo kung ano, salain yung inyong halina kasi hindi po natin alam kung ano medyan sa ilalim yung sa loob. Yan lang po natin yung butas. So, lalabas ito ng pitong crust sa isang kilong harina. Lagyan natin yung kasukal. Itlong kutsara po. Lahati lang po. Tapos ito po yung ginagamit ko na, dry yeast, yung Eagle. Bumili nyo ito 105. Kaya mas makakamura kayo. Kalahating kilo po ito, 500 grams. Lagyan po natin ang isang kutsara para mabilis umalsa. Tapos po yung tubig. Dalawang cup. Kahit na lang po. Ang matunaw niyo yung ano, yung asin at pasupal sa yung pampansa. Lagyan natin ng mantika. Kalahati lang po. Kalahating cup yung mantika. Unawin na natin. So ayan, tunaw na yung asin at saka asupal. Pwede na po natin yung haluin. Lagay niyo po ng pwersa kaya lang talaga may pwersa po para mag-mix na ayos. Tapos itong gilid na ito magkakaroon siya ng mga pirang harina. Ang gawin niyo, lagay niyo ng mantika paikot. Nung nakaraan po ang tinuro ko sa inyo ay thin crust. So ang ituturo ko naman po sa inyo yung makapal naman po. Sa thin crust po, pinalsa ko siya ng ganyan. Hintay ko siyang umalsa bago ko siya i-divide. Ngayon naman po, i-divide na po natin bago natin paalsahin. Pahabain nyo lang para madaling siya po. Tapos sa pagkakat po, pwede kayong gumamit ng kutsilyo, pwede rin kamay lang. Grams po ang ano, ang bawat putol. Yung timbang ng ano, ano po. Pitong crust yung ano, yung 250 grams. Sakto-sakto po yan ano. Sa sukat ko po ano, sakto-sakto lang yan na 7 piraso na crust sa isang kilong harina. Tapos
ka para hindi kumapit. Bilugin lang po natin, tapos siksikin nyo yung ano, siksikin nyo yung loob. So pag sisiksik po nito, ganito ang ginagawa niyan. Ganyan. Pisilin nyo lang. Papasok dito po. Ang pagsisiksik po nito, ano, papasok po ganyan, oh. Pag makinis na yung ano, yung kanyang labas, pwede nyo na siyang paalsahin dito sa isang lalagyan. Pwede nyo sa isang lalagyan hanggang sa umalsa siya. Tapos pag umalsa na, saka po rolling pin. May sabi sa akin, malito yung paggawa ko ng ano, paggawa ko ng crust. Matagal na po ako nagagawa nito. Ito na po yung naging hanap buhay ko. O kumukuha ng pang araw-araw ko. I-share ko lang po sa inyo para magkaroon din po kayo ng idea kung paano mag-umpisa, kung paano pumita ng konti. Yung aking ginagamit na oven, La Germania po yon na big 9,000, 9K ko po yon nabili. Binili ng home credit pala, tapos hinulog-hulogan po sa kanya. Wala akong pang cash. Itong crust po yung magagawa natin sa isang kilong harina. Pag naganyan nyo na, pag nag pakinis nyo yung labas, nabilog nyo na, lagyan nyo siya ng ano, taglog, lagunan nyo ng plastic o kaya ng tela yung hindi siya didikip. Pero pinakamagandang gamitin ano, plastic. Kung wala naman kayong ano, kung trip yung plastic, pwede nyo siyang ilagay sa isang lugar na hindi mahanginan. Bawal pong mahanginan ito, kasi pag ito po ay nahanginan, yung kanyang balat matutuyo po yan. Pag natuyo po yan, magiging pangit yung crust ninyo, magbibitak-bitak yon, hindi magiging maganda yung alsa niya. Tapos pag ni-rolling pin ninyo, hindi ganun kalambot, kaya dapat takluban para po hindi matuyo yung surface, yung ano, yung balat. Mahalaga po hindi yan matuyo. Kasi pag yan ay ni-rolling pin ninyo, hindi magiging maganda yung kalalabasan ng dough, nung crust. Kaya po taklubang po ninyo. So yan, paalsahin lang po natin. Hindi nyo kailangan mag-set ng time. Tingnan nyo lang, bantayan nyo lang. Kahit umalis kayo, may gawin kayo, pwede nyo iwanan yan. Tapos pagbalik nyo, pag nakita nyo na maalsa na, ganyan na siya kalaki, pwede nyo na siyang i-rolling pin. Kahit iwanan nyo po yan. Kahit kung magagawin kayo, pwede nyo po siyang iwanan. Hayaan nyo lang siyang mag-rest. Nahinganin nyo lang para umalis na ng maganda. Ayan, alsado na po yun do. Kung mapansin nyo po, malaki na siya. Pwede na yan i-rolling pin pag ganyan na siyang kalaki. Yun na sa kalsa. Kung nagtanong sa akin kung pwede daw bang ilagay sa freezer, mas gusto ko po yung luto yung crust bago i-stack, ilagay sa freezer, sa rep. Kasi
ito pong to, pag ito po ay nilagay ninyo sa freezer tapos pinatagal nyo ng isang linggo, ito po, umaasim po yan. Kaya hindi po po siya pinaprosen o nilalagay sa ref. Meron din po nagtanong na kung pwede daw po ba sa microwave oven. Hindi ko po na-try pa yon kasi alam ko bawal po yun sa microwave oven. Microwave oven po, ito po ay metal. Pagka sinalang niyo po ito doon sa loob ng microwave oven, parang no, masusunog ba yung ano, hindi ko masyadong sure, pero hindi po pwede sa microwave oven. Baka masunog yung microwave oven nyo kasi metal po ito eh. May tatanong din sa akin kung pwede daw ba yung baking powder na pampaalsa dito. Para po sa kaalaman ninyo, yung kung baking powder, ginagamit po yon sa butter. Yung butter po, yung klase ng paggawa ng tinapay na halos liquid. O, ganun po yon. Katulad po ng cupcake, yan, saka yung mga mamon, yan po. Yan po ginagamit yung baking powder. Tapos yung naman pong yeast, sa dough po yung ginagamit. Hindi po kasi umaalsa yung baking powder kapag nilagay nyo sa dough. Hindi po aalsa yung dough. So yun po, i-flat na po natin yung dough. Yun po yung ano, pagkakumalsa na niya. Tingnan nyo po, napakaganda ng pagkakaalsa niya. Ang ibig sabihin niyan, tama yung sukat, tama yung timpla, tama yung procedure na ginawa. Ganyan lang po ng powder. Pag na-plug nyo na, gawin nyo sa tray. Gawin nyo lang mantika yung tray nyo po. Kung meron pa yung brush, brushin nyo. Sakto nyo lang sa gilid. Pag nailagay nyo na sa tray, sa pan, susukan nyo po ng ano, tinidor. Tingnan nyo ang tinidor. Purpose po nyan para hindi magkaroon ng bubbles. Tapos po niyan, tabi nyo lang. I-rest nyo ng mga 10 minutes, 10 to 15 minutes para umalsa siya ng maganda lalo. Kasi ito, pag sinalang nyo na to sa oven, pwede nyo rin naman itong i-direkta sa oven. Pagka na-flat nyo na, pwede nyo nang isalang agad sa oven. Pero mas maganda kung i-rest nyo pa ng 10 minutes bago nyo isalang. Set nyo lang sa tabi, o kaya i-flat nyo na muna lahat yung dough na ginawa ninyo. Tapos pagka natapos nyo na i-flat, pwede nyo na pong isalang ito, yung nauna. Po yung crust na rinat natin. Pwede na po itong isalang. Ang heat niya po ay 220 degrees Celsius.
ito yung ginagamit ko na oven. Dito muna po siya. Yung apoy po niya nakaset dapat sa 220 degrees Celsius. Tapos may isa pa akong ipapaliwanag sa inyo. Kung mapapansin niyo po itong oven, meron po siyang layer isang sa ilalim at isa sa taas. Magkaiba po yan, may function po yan. Ito pong ilalim, ang niluluto pong itong ilalim ay yung ilalim ng crust. Tapos pag nilagay nyo sa taas, yung taas naman. So, yun po. Sasalang po na yung crust. Ang pagsalang po, una, sa ilalim. Hayaan nyo ng mga 5 to 8 minutes. Tapos, taas nyo sa taas na dito. Pag nailagay nyo dito, sarangan nyo ulit yung ilalim. Ganun po yan. Yung 5 minutes na po, itataas na natin yung una nating sinalang na doon. Tapos, lagyan natin yung ilalim naman. Ganun po yan. Kung may nakita kayong pipe na may mapula-pula sa ibabaw, pwede nyo na po siyang hanguin. Ibig sabihin yan, half-cook lang po yung tinapay. Half-cook lang po yung crust. Kasi, pag ginagyan nyo siya ng toppings at sinalang nyo ulit, maluto nang maayos yung toppings na nilalagay nyo, yung mga gulay, para maluto. Tapos, mag-balance yung pagkakaluto ng crust at saka pagkakaluto ng toppings nyo. Maraming salamat po sa panonood nyo. Kung nagustuhan nyo po yung video ko, paklik na lang po ng subscribe and yung bell button para sa ibang video ko pa po na tutorial na gagawin. Maraming salamat po. So, yan na po yung finished product natin. Ayan. I think it's perfect.